Good morning po. Ngayong umaga po, pag-uusapan natin yung paraan na ginagamit ko or ginagawa ko to make sure that my soil is kept healthy so that it can support the growth of my land. And also po, sa aking mga alagang manok at quail. So, sana po, samahan nyo kami ni Short Tail in this video. Yung tinutukoy ko po na paraan na aking ginagawa ay ang paggamit ko ng fish hydrolysate. So ano po yung fish hydrolysate? It's fermented fish po or binurong isda. Ano po ang benefits na nakukuha ng ating mga halaman? Maybe we'll start with the NPK po ng fish hydrolysate. So normally, yung fish hydrolysate po is about 877 or 8% nitrogen, 7% phosphorus at 7% potassium po. So meron po siyang yung tatlong macro elements po ng ating na kailangan ng ating mga halaman. Okay? I guess the best thing about fish hydrolysate is yung soil amendment properties niya po. So once in-apply niyo po sa inyong kalupa na inyong tinataniman, it encourages more bioactivity po and hence improves the overall health of our soil. So bakit po ako gumawa ng sarili kong fish hydrolysate instead of just buying it from the farm supply stores? Well, first reason is that I can't find any dito sa na malapit sa aking lugar po. And secondly, napakamahal po ng fish hydrolysate. 1 liter po is about 450 or 500 pesos po. Tingnan nyo po. Ang mahal-mahal po. Kahit po sa online, ganun din po. Mas maigi na rin po na gumawa ko ng sarili ko kasi I know what's in the product na gagamitin ko po. And since malapit na po maubos, si-share ko po sa inyo kung paano ito gawin para po matuto din po kayo. Unahin po natin ang mga kakailanganin natin ng mga materialis. Lactobacillus, muscovado sugar, chopping board, kutsilyo po, isda, at fermentation jar or bottle po. Ang unang step po ay ang paghiwa ng ating isda. Since gagamit tayo ng blender, hihiwain lang natin siya in chunks. Pagkatapos po mahiwa natin yung isda, ilagay natin sa food processor or blender para maliquify natin yung ating isda. Pagkatapos po nating ma-blend yung isda, ilipat po natin sa isang maliit na planggana or basin para po mahalo natin yung muscovado sugar. To facilitate po yung pagtunaw ng sugar, dinagdagan po natin ng 1 litrong tubig yung blended fish and then ihahalo na po natin yung muscovado sugar. Thank you.
ihalo na din po natin yung 2 kutsarang lactobacillus. Ang lactobacillus po will facilitate the fermentation process po. Once nahalo na po lahat, natunaw na yung sugar, ililipat na natin sa fermentation jar. Make sure na yung gagamitin ninyong pang kuha po ng mixture is yung medyo matulis ang dulo para pag pour nyo po yung liquid or yung mixture, madali lang po, hindi po masasayang. Siyempre po, pag may funnel kayo, pwede rin naman. Ito po ay importanteng paalala po. Kailangan pong hindi masyadong puno yung inyong jar. Siguro po, tirahan nyo ng mga 6 inches na air gap po. Ganyan po. Sa pagtatakip naman po, gagamit tayo ng airlock po. Madali lang po itong gawin. Butasan nyo lang po yung original na takip ng container nyo at saka lagyan ng rubber tubing. So ang purpose po nyan, ito po, ay para matakpan yung ating fermentation jar. Ngunit, meron po tayong gas release. Kasi po, during the fermentation process, may makikreate po na gas. So kailangan nating i-release yun. Ngayon, handa na tayong mag-ferment. Ilagay lang sa isang malilim na lugar na walang direct sunlight for about 25 to 30 days. Tapos po maimbak, atin pong hanguin at subukang amuyin po. Dapat po hindi mabaho para lamang po siyang medyo sweet smelling at may konting hint of fishy smell. Yun lang po. Dito po, ang ginagawa ko lang ay nililipat sa maliliit na lalagyan. Pwede naman po dun sa mismong pinag-imbakan na fermented jar. Mas preferred ko lang po yung maliliit na lalagyan tulad nitong 1.5 liter containers kasi po madaling i-handle po. Paggamit po nitong fish hydrolysate, hinahalo po natin ito sa tubig. For every gallon of water, about 2 tablespoons po ng fish hydrolysate. Yung po yung ididilig natin sa lupa or pwede nyo po rin gamitin na foliar spray. So, I have here yung sukatan ng gamot na 1 tablespoon. Ito po is about, ang laman ng tubig nito is about a gallon. So, lalagyan po natin ng
2 tablespoons. 1 and 2. So, takpan lang po natin. And then po, ihahalo lang po natin. And that's ready na po. Sa paghalo naman po sa mga painuming tubig ng ating mga alagang hayop, manok, quail, baboy, goats, kung ano pa man po, 2 tablespoon po or 2 tablespoons itong fish hydrolysate sa 1 litrong tubig po. Sa 2 po. Saka atin pong ihalo. And then, ilagay po natin sa lagayan ng tubig ng ating mga alagang hayop.